Today we're gonna discuss the basic feed and nutrition of rabbits. Feeds are very important to rabbits because para sa growth nila, sa maintenance, lactation, and gestation. Well, first of all, pinaka-importante is yung freshness ng feeds nila. Like for pellets, may shelf life ito, although mas mahaba compared to grasses, hays, and plants. Pag kami sa Beard and Bunnies, meron kami sinusunod na 80% hay or grass, 15% pellets, and 5% treats. Treats po, doon po papasok yung mga vegetables, fruits. Good day, I am Mark Bautista, co-founder of Beard and Bunnies Rabbitry. Let us start with pellets. So here, what we have here is bantrade pellets, especially formulated for rabbits. And along with pellets, we also supplement our rabbits with different kinds of greens and grasses, and of course, hay. What we have here is the super nappier grass that is developed for higher protein as compared to our local nappier grass. So ito naman is what we call madre de agua. This is basically used for feeding livestock because of its high protein content. So ito, ang tiyatawag natin na parsley, hindi lang siya limited para sa atin. May mga use din ito para sa mga rabbits. Ang kadalasan na paggamit ito ay bilang aphrodisiac sa mga rabbits para pumayag sila sa mga mating. Tapos, para sa mga ating pregnant rabbits, meron tayong malunggay. Tulad ng sabi ko kanina, tulad ng parsley, hindi lang ito limited sa atin. Ginagamit din ito as supplement para sa additional milk production ng rabbits. Ito, meron tayong mga pagkain na madalas natin nakikita na pinapakain sa rabbits tulad ng carrots. So ang carrot, hindi advisable na ipakain sa rabbits natin kasi pag nakakain sila ng madami ito, magdudulot ito ng bladder stones at tooth decay. Ito naman, repolyo at kangkong, iniiwasan natin na magpakain na madami sa rabbits natin dahil mataas ang water content ng repolyo at kangkong. Or kahit anong light-colored na gulay, iiwasan natin yon kasi mataas ang kanilang water content at pag nakain to ng mga rabbits natin ng maramihan, magkakos ito ng diarrhea. Ngayon na na-explain ko na kung ano yung mga kinakain ng rabbits, ang isa pang pinaka-importante na huwag natin kakalimutan ay tubig or water. Ang rabbits, pag hindi nakainom ng sapat na tubig, hindi sila kakain at very soon, mamamatay din sila. So, lagi yung tatandaan, pag may alaga kayong rabbit, lalo na sa ating klima na sobrang init, laging may tubig na nakahanda para sa rabbits. Daily diets ng rabbits should contain at least approximately 14 to 17% protein, 2 to 3% fat, and 16 to 22% fiber. Although, nagbe-vary ito depende sa status ng rabbits. So, yung mga status na titingnan po natin dito ay yung maintenance, yung growth, lactating o yung pagdedede, and gestation o yung pagbubuntis po ng mga inahing rabbits. Ang mga baby rabbits, during their first month, dumedede pa ito sa kanilang nanay. After po na ito, magsisimula na po sila kumain ng mga hard food like pellets, grass. During their 3 to 6 months of age, based sa the standards of the American Rabbit Breeders Association, dapat po ang kaya lang po nila, ipapakain lang po natin sa kanila yung kaya nilang ubusin within 20 to 30 minutes. Pagdating po sa 6 months of age, or ang tinatawag nating breeder age ng mga rabbits, kinokontrol na po natin ang diet nila. Kadalasan po na mistake na ginagawa ng mga rabbit breeders or owners ay ang pag-overfeed po ng mga rabbits.
During pagbubuntis ng mga rabbits, ang practice po na ginagawa namin is bibigyan po namin sila ng malunggay. Unlimited grass yun po and pellets at laging may ample supply of water. I highly advise na mag-research po muna tayo bago po tayo magbumili sa mga pet stores or sa mga breeders ng mga rabbits. Para rin po sa welfare ng mga animals na inalagaan po natin.